Tapos, dako tayo sa my main board. Dahil nga medyo luma na, ito yung disenyo niya. Dito yung drive niya. Dito yung relay. Yan, nakaiwala yung isang drive. Tapos, dito yung OPT niya or output transistor niya. Yan. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, oh. Walong pares na C5200 and then A1943 yung output niya. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, eto, hindi ko na sana gagawa ng vlog ito eh. Kasi baka sabihin ng iba, late naman ito eh, gagawa ko pa ng vlog and then luma na. Eh wala eh, sayang naman yung pang content. Para kahit pa paano eh, meron tayong vlog pang araw-araw. Ayan, for today's video, meron tayong i-re-review. I-re-review muna natin kasi yung sabi ko lagi na pag mayroong bago sa paningin ko, bagong unit, eh una, review, and then pangalawa, repair. Minsan, papangatlo pa ako for sound check. Sa mga nakapanood ng mga video ko, binanggit ko na ito. Na ito, minuksan ko na nga kasi sinilip ko yung laman niya. From Bolinao, Pangasinan ito. Kulid na customer ko, follower, subscriber natin from Bolinao. Ito yung, ang mayari nito is yung may-ari din ng ginawa ko na Mikkel na CE12. Yan, yung pinadala ko nung nakarang araw, yung Mikkel niya, pagdating doon, eh, kinuha lang yung karton and then, pinadala ito. Tapos, kapag nagawa na ito, eh, meron ulit siyang papagawa sa atin, yung LX20 naman daw. Paisa-isa lang daw kasi, mabigat din. Yun, maraming salamat sa may-ari nito na tayo yung maswerte na pinili upang pagkakatiwalaan na gawin yung unit niya. So ngayon ito, bali i-review muna natin. Krill na CE4 na power professional power amplifier. Bali madalang na lang tayo ngayon makakita ng mga ganitong unit, yung Krill, madalang na lang. And then nakailang gawa pa lang din naman ako ng Krill, eh. Siguro dalawa, pangatlo pa lang. Parang pangatlong Krill pa lang ito. 16 tapos Krill 8 yata 'yun. And then ito. Yan. Ay, re-review natin kahit luma na eh, kahit pa paano eh. Sa mga hindi pa nakakita nito and then hindi alam yung mga laman loob eh, at least alam nyo, di ba? Sabi nila kapag violet, parang violet na kulay is legit. Ito, ito yung kulay oh, parang medyo ma-violet siya. Tama ba? Original kaya ito? Sa mga nakakaalam, eh comment na lang kayo dyan sa may comment section. Yung mga nakagamit nito, maganda ba gamitin siya? Okay ba? Matibay ba? And then, CE4, ilang watts? And dahil nga CE4 siya, baka 400. Eh, sa mga nakakala, may comment yan lang kayo dyan sa may comment section. Pati presyo ngayon. And then, meron pa kayo sa market ngayon, di ba? Yan, basta comment kayo sa may comment section. Yan, ito yung typical na mukha ng Krill. Alam ko sila yung unang, hindi yung una, isa sa una, yung ginamit ko yung term na, isa sa una, na gumamit ng term na CE series. Yan, yung Krill. Sira dati nag-ahari nito eh. Wala pa yung mga CE na yung mga ibang modelo na yan or ibang brand na yan eh. Yung Krill, nakipagbakbakan na ito. Krill CE4. Tapos, siyempre, powered amp ito. Eh, dalawang control. Yan, left channel, channel 1, channel 2. And then, yung switch niya is naka tack switch or tackle switch. Yan, ganyan siya. Yan, tapos yung indicator niya, eh katulad din naman sa mga typical mga amplifier, active, protect, signal and then clip. Yung active ito is kulay blue yata to. Ah, kulay blue to. Yan. Naka 2 RU, yung manipis siya, auto RU. Tapos dako tayo sa may kalman loob niya. Kahit ganito kanipis lang to guys, ganito lang kaliit, pero grabe yung bigat ito. Solid yung bigat niya. Transformer, in terms of my transformer, lapad na transformer niya oh. Manipis lang siya kasi nga nakatoryo, pero malapad din. CE4 lang pero malapad. Kumpara man ito sa may Tucson natin oh. Yan, ito C20 ito. Matangkad lang ito. Pero sa lapad, mas malapad ito. Matangkad lang ito. Iyan. Tapos, ang supply na ginamit is primary niya, automatic. 220 above na yan. Tapos, secondary line niya,
Nakatago kasi yung iba eh. Hindi ko kwan kung 35 tapos 35 equivalent niyan parang nasa 70. Oh, 70 35 0 35 parang ganun. Tama ba? Ah, class H kaya ito. Tingnan yung sticker nito, ng class H ito. Ito drive parang class AB lang. Yan, sa mga nakakaalam ng kwan ito, yung design nito, eh, comment na lang kayo dyan. Sa mga master, di ba? Hindi tayo master pa eh. Yan, basta ipakita na lang natin yung mga voltage. 0, 13, 0, 8. Yung mga mababang voltage, nasa input buffer yan, din relay, fan, mga ganun lang yan. Basta yan lang yung supply niya, oh. 35, 0, 35 lang yung nakikita ko. 35, 35. Eh kung mag-series yan, magiging 70, 70, 35, 0, 35, 0, 70. Kapag naka-class H siya, parang ganun. Bala na, yan yung lumabas sa tawas eh. Tapos kung itatanong nyo kung tanso or aluminum ito, hindi ko maninag kasi itim yung nakabalot. Hindi natin alam kung pure copper to or aluminum. Pero tingin ko copper siguro. Yan, tapos dako tayo sa my main board. Dahil nga medyo luma na, ito yung disenyo niya. Dito yung drive niya, dito yung relay. Yan, nakaiwala yung isang drive. Tapos dito yung OPT niya or output transistor niya. Yan. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan oh, walong pares na C5200 and then A1943 yung output niya. Pang-isyam sana kung pinuno. Kaso may blanco. Meron siyang blanco isa. Ito. Yan. Merong upuan pa isa kulang. Team sa may kabilang channel. Kung walong pares dito, may walo rin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, walo din. Tapos, dito rin yung drive niya. Drive to, tama ba to? May magkamali tayo. O, drive and then, ito, drive din ito. Drive to eh. Ano ba to? Kami, mga stator yan. Hindi, drive yun. 4793. Ayan. Tapos, dako tayo sa may kuhan niya. Kapasitor. 2, 4, 6, 8. 50 volts na 10,000 microfarad. Mali, 8 piraso. Ayan. Tapos, ito sa may back panel niya. Ayan. Tapos, ang drive niya lang, ito, sabi nila natin yung nakikita natin, siyempre. Naka-SMD kaso dito. Kahit original naman, hindi naman talaga may iwasan yung pagkakuan eh, yung mga SMD na parts. Yan, SMD, yung iba maliliit, yung iba malalaki rin naman. Yan. Tapos sa may back panel, ikuting ko lang. Yan, ito yung back panel niya. Yan, common lang naman or typical na mukha ng back panel ng mga power amplifier. Yan, meron, and then meron pala siyang dalawang pan, dalawa lang. Puro palabas ba ito? Tingnan ko nga yung pan nyo muna. Parang palabas. Oo, palabas ito. Kasi walang dumigana sa loob eh. Or, hindi lang ako sigurado. Palabas. Parang paloob eh. Alaman na lang yan pag dinisting na natin. Yan, tapos, dito na side yung terminal niya. Yung iba, dito sa kanan eh. Dito sa kanya, sa kaliwa. Yan, naka-binding post and then naka-speak on. Tapos sa mga input niya, dito tayo sa may input. Ay siyempre XLR na male and then female. Input and then link. Tatlo pala. Bukod dun sa may XLR, meron pa siyang one, meron pa siyang PL. Yan. Pwedeng sa input niya, pwedeng PL, pwedeng XLR. Tapos meron siyang link. Yun. Tapos sa mga switch and then sa operation niya, ito. Katulad din sa iba, bridge, parallel, and then stereo. Tapos, itong sensitivity niya, 0.77, 1 volt, and then 1.4. Ayan. Tapos, dito sa may, katulad na katulad sa iba, grounding. Tapos, ito naman, limiter ito. Ayan. Yan yung back panel niya. Ay, mga nakasulat. Gusto ko sanang hindi ko pa makita kung
sa mga ganitong unit na may nakalagay na mga manufacturer, walang nakalagay. Nahanap ko sana kung anong bansa. Sa mga nakakalam dyan, anong bansa kayong gumawa nito? Sige, sabihin na lang natin na China. China yung gumawa. Pero, kaninong prangkisa ba? Kanino? Yan, sa mga nakakalam, comment nga kayo dyan. So, yun lang. Hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Pasensya na, hindi tayo ganun kagaling mag review. And then, abangan nyo na lang sa mga susunod na video natin yung pagre-refer neto. And then, kaya pala pinadala sa atin to, dahil ang issue nito, naka-clip and then protect yung channel 2. And then, naikwento na ni sir na pinagawa na niya to dati. Tapos, itong channel na to. Ito, good shot ato dito. Ayan, meron na silang tinanim. Ayan. Ayan, basta abangan nyo na lang sa susunod na video natin para kahit papano, meron tayong part 2. Ayan, promotion, bago tayo magtapos, siyempre. Shop natin. Always on the go na, 24/7. Number 41, Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakamag-follow, pag-i-follow. And then siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share. And then siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in love.